Siya ay si Isabella Guzman at pinatay niya ang kanyang sariling ina. Sinaksak niya ito nang hindi bababa ng 150 beses. Marahil ay nakita mo na ang kanyang kaso sa TikTok dahil ang kanyang kakatwang kilos sa loob ng korte ay nagpasikat sa kanya. Ano ang nagtulak kay Isabella para kitilin ang buhay ng mismong taong nagluwal sa kanya? Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Isabella noong June 1995 sa Colorado, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Yunmi at Robert Guzman. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan at sa pagsasama ng kanyang mga magulang, pero ayon sa mga reports, hindi nagtagal ang pagsasama ng dalawa at nag-divorce ang kanyang mga magulang bago sumapit ang 5 niyang kaarawan. Hindi nagtagal, ang kanyang ina ay nagpakasal ulit sa lalaking nagngangalang Ryan Hoy at ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 13 taon. Pagkatapos ng kasal, nanirahan si Isabella sa bahay ng kanyang ina kasama ang kanyang stepfather. Pero nang siya ay 7 taong gulang, ipinadala ni Yunmi si Isabella sa kanyang ama na si Robert para doon manirahan dahil sa malimit mag-away at napakagulo ng kanilang relasyong mag-ina. Ayon sa mga taong nakapaligid sa kanila, si Isabella ay walang respeto sa kanyang mga magulang at malimit itong awayin ang kanyang ina kahit sa napakaliit na bagay. May kasabihan na the heart grows fonder with distance, pero hindi ito ang kaso sa kanilang mag-ina. Ang pagtuloy ni Isabella sa kanyang ama ay hindi nakatulong dahil mas lumala pa ang kanilang pag-aaway at hindi pagkakaintindihan. Base sa mga articles na nabasa ko, ang malimit na pag-awayan ng mag-ina ay dahil sa napakaraming mga kasintahan ni Isabella at mahilig ang mga ito na pumasok sa kwarto ng dalaga nang hindi namamalayan ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, malimit silang makakita ng mga teenager na lalaki na tumatalon sa bakod ng bahay ni na Yunmi at lumalabas ng gabi na. Nang siya ay 18 taong gulang ay bumalik at nanarahan si Isabella sa bahay ng kanyang ina. Noong August 28, 2013, alas 6 ng gabi, ang stepfather ni Isabella na si Ryan Hoy ay tumawag sa 911 at inireport nito na ang kanyang asawa na si Yunmi at ang kanyang stepdaughter na si Isabella ay nasa loob ng banyo at hindi siya makapasok dahil nakalakito. Sinabi niya rin na nag-aalala siya dahil may mga dugo na lumalabas sa pintuan ng banyo. Ayon kay Ryan, dumating ang kanyang asawa ng alas 9:30 ng gabi sa kanilang bahay. Alam niya na si Isabella ay nasa loob din ng bahay pero ang huling beses na nakita niya ito ay alas 8:30 ng gabi. Pagdating ni Yunmi, kinain nila ang dalan nitong pagkain at pagkatapos ay umakyat na ito para mag-shower. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig siya ng malakas na lagabog kaya agad siyang tumakbo para tingnan kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa taas, ang pinto ng banyo ay bahagyang nakabukas kaya sumilip siya. Sa loob ay nakita niya na itinutulak ni Isabella ang pintuan gamit ang kanyang likod para hindi siya makapasok at ayon sa kanya, bago pa siya makapag-react ay agad isinara ni Isabella ang pintuan at nilak niya ito. At dahil sa nag-aalala siya sa kalagayan ni Yunmi, agad siyang tumakbo sa kanilang salas para kunin ang kanyang cellphone upang matawagan ang 911. Habang nakikipag-usap siya sa 911 operator, pinilit niyang makapasok sa loob ng banyo at doon niya nakita ang dugo ang katawan ni Yunmi habang si Isabella naman ay nakatayo lamang. Sa sahig ay nakita niya ang kutsilyo na ginamit ni Isabella. Ayon kay Ryan ay wala man lang itong reaksyon bagkus ay lumabas ito ng banyo na parang walang nangyari. At sa halip na habulin niya ang kanyang stepdaughter, ay tinangka niyang i-revive ang wala ng buhay niyang asawa. Pero kahit paulit-ulit ang CPR na kanyang ginawa, ay hindi na gumising pa si Yunmi. Nang makarating ang mga pulisya at EMS sa kanilang bahay, ay idiniklarang dead on the spot si Yunmi.
Lumalabas na ang kanyang leeg ay ginilit, nakatanggap din siya ng 30 saksak sa kanyang mukha at halos 52 saksak sa kanyang leeg. Sa kabuuan ay mahigit 100 saksak ang natanggap niya sa kanyang buong katawan. Matapos makuha ang salaysay ni Ryan sa nangyari at maproseso ang lugar ng krimen, nalaman din nila na hindi ito ang unang beses na tumawag si Ryan para i-report ang pag-atake ni Isabella sa kanyang ina na si Yunmi. At hindi rin ito ang unang beses na dumating ang pulisya sa kanilang bahay. Lumalabas na noong umaga ng parehong araw bago atakihin si Yunmi, ay tumawag si Ryan sa mga pulis dahil inireklamo nila ang natanggap nilang email mula kay Isabella na nagbabanta. Nakalagay sa email, and I quote, "You will pay." Pagkatapos makita ng mga pulis ang email ni Isabella, sinabi ng mga ito kay Yunmi na dahil sa pagmamayari nila ang bahay at nasa edad na ito, ay pwede nilang palayasin si Isabella kung sila ay talagang nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Nang marinig ito ni Isabella, siya ay biglang kumalma. At dahil sa mukhang kalmado na ang sitwasyon sa loob ng kanilang bahay, umalis ang mga pulis dahil nasa isip nila na naresolba na ang lahat. Nang makaalis ang mga pulis, tinawagan ni Yunmi ang ama ni Isabella na si Robert para ipaalam ang nangyari at nakiusap din siya na pumunta ito sa kanilang bahay para kausapin ng masinsinan ang kanilang anak. Dumating si Robert at nag-usap ang mag-ama. Ayon kay Robert, sinabihan niya si Isabella na kailangan niyang respetuhin ang kanyang ina at dapat siyang makinig sa mga sinasabi nito dahil ito ay para lamang sa ikabubuti niya. Umalis si Robert dahil sa pag-aakala nito na okay na ang lahat. Pero ang hindi niya alam, 3 oras lamang pagkatapos ng masinsinan nilang usapan, ay kikitilin ni Isabella ang buhay ng mismong tao na nagluwal sa kanya. Habang nangyayari ang interview ng mga investigador sa mga taong nakakakilala kay Yunmi, ang ibang mga pulis ay nakafocus sa paghahanap kay Isabella. At natagpuan nila ito noong August 29, alas 11 ng umaga sa isang parking lot. Agad siyang dinakip at kinasuhan ng first degree murder. Noong June 2014, nag-plead siya ng not guilty by reason of insanity. Si Isabella ay late sa paglilitis dahil ayon sa kanyang abogado ay ayaw nitong lumabas sa kanyang selda. At nang siya ay lumabas at humarap sa judge, ang kanyang mga kilos ay talagang kakatwa. Makikita mo na kapag napansin niya na nakatutok sa kanya ang kamera, minsan siya ay tatawa. Pero meron namang pagkakataon na tititig lamang siya sa kamera ng walang emosyon. Nang magsimula ang paglilitis kay Isabella, ang psychologist na nagsagawa ng psychiatric evaluation sa kanya ay sinabi na ang dalaga ay nakakaranas ng paranoid schizophrenia ng ilang taon na. Idinagdag niya na sa kanyang obserbasyon ay maraming mga sinyales siyang nakita tulad ng natutulala at tumititig ito sa isang bagay ng napakatagal. Nakikipag-usap din ito kahit walang tao sa kwarto at mag-isa din siyang tumatawa. Ayon sa psychologist, si Isabella ay dumaranas ng parehong visual at auditory hallucinations. Dagdagan mo pa ng paranoia. Idinagdag niya na nang tanungin niya si Isabella ay di umano'y sinabi nito na hindi niya alam na ang kanyang sinasaksak pala ay kanyang ina. Ayon sa dalaga, ang kanyang totoong ina ay ang babae na nagngangalang Cecilia at kailangan niyang patayin si Yunmi para iligtas ang buong mundo. Nang marinig ng prosekusyon ang pahayag ng psychiatrist na tumingin kay Isabella, ay sumang-ayon sila at tinanggap ng judge ang not guilty plea ng kampo nito. At sa halip na sa kulungan ang bagsak na Isabella, iniutos ng judge na siya ay dalhin sa Colorado State Mental Hospital at doon siya mananatili ng mahabang panahon hanggang siya ay maideklara na hindi na mapanganib sa kanyang sarili maging sa publiko. Bago matapos ang 2020, matapos niyang manatili ng 7 taon sa Colorado State Mental Hospital, ang 25 taong gulang na si Isabella at kanyang kampo ay nagpetisyon para siya ay makalabas.
Sa video niya rin sinabi na noong siya ay 14 taong gulang, siya ay nakatanggap na pang-aabuso na hindi lamang verbal pero pati pisikal na nagsimula noong tumiwalag siya sa relihiyon ng kanyang pamilya na Jehovah's Witness. Ayon sa kanya, dahil sa kanyang pagtiwalag sa relihiyon, ay nagsimula ang tensyon sa pag-ita nilang dalawa ni Yunmi. Na umabot sa hindi lamang sigawan kung hindi meron ding isang beses na dinuraan niya ang kanyang ina sa mukha. Pagkatapos nito ay naging pisikal na ang kanilang pag-aaway kung saan sinabi niya sa video na siya ay merong injury sa kanyang kamay. Hindi malinaw kung ang mga akusasyon na ito ay totoo dahil walang makakapagpatunay kundi siya lamang. Posible rin na dahil siya ay merong hindi na-diagnose na paranoid schizophrenia ng ilang taon, marami ang nagsasabi na baka ang lahat ng kanyang mga sinabi ay mga bagay na nasa isip lamang niya. Bukod sa kanyang mga sinabi na siya ay hindi nabanta sa kanyang sarili o maging sa ibang tao, ay inakusahan niya rin ang isang lalaking empleyado sa Colorado State Mental Hospital na paulit-ulit na umabuso sa kanya na nagsimula nang siya ay na-admit sa ospital. Ayon sa kanyang salaysay, ang unang beses na ito ay nangyari ay nang sinabi sa kanya ng empleyado na pumasok siya sa closet upang makapili siya ng damit. Pero nang siya ay nakapasok na, agad siyang sinunggaban nito mula sa likod at siya ay hinalay nito. Idinagdag niya na ito ay paulit-ulit na nangyari. Nang tanungin kung bakit hindi siya kaagad nag-report, ay sinabi ni Isabella na kapag siya ay nagsalita, maaaring sabihin ng empleyado na ang nangyari ay epekto lamang ng kanyang hallucinations. At maaari din itong sabihin na ang kanyang kondisyon ay hindi nagbabago na magiging sanhi pa ng mas matagal niyang pagtigil sa mental hospital. Nakarating sa district attorney ang kanyang reklamo tungkol sa empleyado pero wala akong update na nakita kung ano ang nangyari. Ang tanging update na nakita ko tungkol kay Isabella Guzman ay mula sa CBS report na napublish noong June 2021. Ang judge ay pinayagan si Isabella na makalabas sa Colorado State Mental Hospital para sa mga piling group therapy at iba pang uri ng therapy na kailangan niya. Pero ipinag-utos din ng judge na kailangan niya laging magsuot ng GPS tracker. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!